Ang pag-uusapan natin, by the way, ay ito pong tungkol sa napakalaking problema dyan po sa Bureau of Corrections na sa ngayon ay pinamumunuan po ni Director General Gregorio Katapang Jr. Talagang napaka-endemic ng problema po na ito dyan po sa Bureau of Corrections. Kaya naman, siguro hindi po ito kayang solusyonan sa loob lamang ng isang taon, dalawang taon, kung hindi it will take at least 6 years. Kasi yan po ang sinasabi nitong si Gregorio Katapang Jr. Na siya po ay tinanggap ang hamon na yan bilang paglilingkod sa ating bayan. At ayon sa kanya, kanina sa hearing sa Kongreso, tatapusin niya daw po ang problema dyan po sa Bureau of Corrections. Kaya titingnan po natin yan kung magagawa ba talaga ni Gregorio Katapang, ang Director General ng Bureau of Corrections, ang pagresolba sa mga problema na kinakaharap po ng Bureau of Corrections. Ito naman mga tol ay paglalahad lamang natin ng mga nangyari kanina dyan po sa Kongreso. Kaya puntahan na po natin ang balita na may kaugnayan po dito. Gagamitin po natin ang video na kababalita lamang sa 24 oras kung saan inilahad ni Sara Aguinaldo ang kanyang mga nakuhang impormasyon kaugnay po ng almost 4 hours na pagtatalakay ng Kongreso sa pangunguna ni Congressman Dan Fernandez dyan po sa Committee on Public Order ng House of Representatives. Kasama po sa mga kongresista na nagtanong kanina, syempre ang ating iboboto sa pagkasenador na si Congressman Erwin Tulpo, nandoon po si Congressman Busita, si Congressman Akop, at iba pang mga kongresista sa iba't ibang mula po sa iba't ibang distrito sa ating bansa. At ayon po sa mga napakinggan natin, talagang napakalalim po ng ugat ng problema dito po sa Bureau of Corrections. Pero ang maganda po ngayon, dahil maayos ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kahit paano na-address na po ang problema na yan at unti-unti po hopefully na mabago at totally sana sa hinaharap mawala na po ang mga sistemang hindi tama na umiiral po dyan sa Bureau of Corrections. Panoorin po natin ang balita na may kaugnayan sa issue dyan po sa New Bilibid Prison. Na fake news siya. Hinahan ng pag-amin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nang ihayag kamakailanan na sa nawawalang preso ang pugot na bangkay na natagpuan sa Bilibid. Pati yung butong nakita sa septic tank. Naalam pa ng FBI kung tao o hayop ba ito. Yan. At hindi lamang si Secretary Boyeng Remulla ang biktima ng fake news kahit tayo po dito po sa ating programa. Sapagkat tayo naman ay kumukuha lamang ng impormasyon sa mga ibinabalita po ng ating mainstream media at ng ilang pong mga sinusundan po nating mga vlogger. Alam nyo, ang nangyari kasi, ito ay sinambulat sa programa nitong si Erwin Tulfo. At ayon po sa pamilya ng di umano'y nawawala na si Persons Deprived of Liberty Kataroha, hindi daw po nila makita kung magkaroon ng komunikasyon ang kanilang kamag-anak. Kaya naman lumapit po ito sa programa ni Erwin Tulfo. Hindi, meron pong lumapit sa programa ni Erwin Tulfo na nagsasabi na ito daw pong si Kataroha ay pinaslang diyan po sa loob ng New Bilibid Prison. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang New Bilibid Prison kaugnay po ng di umano'y pagkakawala, pagkakapatay nitong si Kataroha. At ang lumabas sa mga balita, nagkaroon po ng pagtukoy na may natagpo ang bangkay doon po sa septic tank. At ito ay sinasabi na pugot daw po ang ulo. Yun din po yung naibalita nitong si Secretary Boyeng Remulla. At kumalat po ito. In fact, sa programa din ni Congressman Erwin Tulfo, sinabi niya na napakarami daw po na mga bangkay ang natagpuan sa septic tank pero wala po palang katotohanan ang sinabi sa kanya ng kanyang informant. Dahil napag-alaman po natin kanina sa hearing
na wala naman daw pong nakuhang bangkay doon po sa mga septic tank so far na binuksan na po diyan po sa New Bilibid Prison. Ang natagpuan, isang brief at isang hindi pa matukoy na buto. Kung ito po ba ay buto ng tao o buto ng hayop. Kaya malinaw po mga tol, ha, wala pong kumpirmasyon na patay na itong si Cataroja. At ang sinasabi ngayon ng Bureau of Corrections, ito ay kanilang idinideklara pa lamang na missing, nawawala. Hindi pa po ito dinideklarang takas. Ang nakakalungkot dito, kasi baka ng paglalaruan, even si Congressman Erwin Tulfo ng kanyang informant. Dahil merong balita at impormasyon nga na ito pong pamilya ng Cataroja, instead na magpunta sa New Bilibid Prison para bisitahin ang kanilang kamag-anak na nawawala o makipag-communicate sa Bureau of Corrections kaugnay ng di umano'y pagkawala nitong si Cataroja. Ang ginawa po ng pamilya nitong si Cataroja, dahil meron po itong tracking, ay pumaroon sa Bicol. Hindi ngayon alam kung kasama ba nila si Cataroja. O, pero sinasabi po ng Bureau of Corrections, sila po ay nagpadala na ng mga observing team at para matiyagan ang pamilya nitong si Cataroja. But unfortunately, yan po ay na-disclosed na sa harapan ng publiko. Kaya hindi ka naman siguro tanga na alam mo nang ikaw ay sinusubaybayan at ilalantad mo pa kung ano yung ginagawa mo na mali. Kung sakali man ikaw ay nagtatago sa iyong kamag-anak na nagtatago sa batas. Yon ang nakalulungkot po dyan. Kasi na-disclose sa harapan ng publiko yung mga ginagawa ng ating Bureau of Corrections na hindi pa naman sana dapat i-disclose sa harapan po ng publiko. Okay, tuloy po natin. Ito pong pinapanood po nating balita. Tutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, lumabas na hindi patiyak ang sinabi ni Michael Cataroja, ang person deprived of liberty o PDL na naunang napaulat na patay na at natagpuan ang labi na walang ulo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mali ang impormasyong nakarating sa kanya na kanyang ibinahagi sa media. Na fake news po ako na nahanap ang katawan na puto lang ulo. Yun po yung unang sinabi sa akin na dumating po sa akin feed nung isang madaling araw kasi I wake up early in the morning to look at the feeds about the department. Hindi na na... Ngayon, lilinawin natin ha, walang kasalanan daw ang Bureau of Corrections doon sa maling impormasyon na nakarating kay Secretary Boying Remulla. Kasi ang sinasabi po ng Bureau of Corrections sa pangunguna ni DG Katapang, meron po silang spot report, incident report, na may nawawalang preso. Pero hindi po nila sinabi na ito na ay natagpuan at patay na at decapitated pa. Yun po ang paglilinaw na ginawa ng Bureau of Corrections personnel diyan. Ngayon, tinanong itong si Gregorio Katapang, bakit daw hindi niya agad ipinaalam kay Secretary Boying Remulla? Medyo nag-failed po doon itong si DG Bantag. Pero reasonable din naman yung kanyang katwiran. Kasi ang sinasabi niyang katwiran, hindi siya basta-basta magre-report sa kanyang boss, ang Secretary of Justice, nang hindi siya tiyak kung ano ang kalagayan ng kanilang ginagawang investigasyon. Pangalawang punto, sinabi din ng isang kongresista, dapat kahit paano ipinaalam mo ang sitwasyon kay Secretary Boying Remulla. Pero ang naging kadahilanan naman itong si Gregorio Katapang, dahil nga naman, totoo naman yon, magkasabay po kasi kami halos na na-ospital nitong si Boying Remulla. Na si Boying Remulla po kasi, ang Secretary of Justice po natin, ay na-bypass surgery. Nagkaroon po siya ng heart surgery at napaka-delikado po nun, pero syempre elected niya yun na gawin sa kanya, pinili niya na gawin sa kanya, kaya thank God, naging successful ang operation at ito ngayon, nakikita natin, nagpe-perform na naman ng maayos diyan po sa Department of Justice. Yun ang kadahilanan, bakit daw hindi kaagad sinabi ni Katapang ng ganun kabilis yung mga pangyayari na yan dito kay
Secretary Boyeng Remulla. O, ituloy pa po natin ang balita, mga tol. Ay detalye ni Remulla kung kanino galing ang impormasyon. Matatanda ang bukod kay Remulla, sinabi rin ni NBP Acting Superintendent Angie Bautista na may natagpo ang labi sa septic tank sa loob ng dormitoryo ng Bilibid. Nagpatulong daw ang NBP sa Philippine Coast Guard para magamit ang K-9 units nito sa paghanap. May K-9 na ginamit. Nung yung K-9 ay pinaamoy yung damit ni Kataroha, yung aso mabilis tumakbo sa septic tank. Paglilinaw naman ng National Bureau of Investigation ng NBI, isang pirasong buto lang at isang underwear ng lalaki ang nakuha nila at sinusuri pa raw ito kung buto ba ito ng tao o ng hayop. Tanong ng mga kongresista, nasaan na si Kataroha na inireport na nawawala matapos ang headcount sa Bilibid noong July 15. Sabi ng DOJ at ng Bureau of Corrections, itinuturing daw itong missing hanggang hindi pa malinaw kung ano ang sinapit ito. Hinahanap din daw ito sa ilang lugar gaya ng tirahan ng pamilya nito sa Mono Rizal. Umalis po sila, nakasakay po sila ng truck. Okay. So isa pong yan ha. Itong Angie Bautista, ito po yung Deputy Director for Operations ng Bureau of Corrections sa kasalukuyan. Ang history po ng public service nito ayon sa kanya ay nagsimula po siya sa Bureau of Jail Management and Penology. And bakit po siya napunta sa Bureau of Corrections? Dahil po siya ay binitbit nitong si Gerald Bantag. Kasi sa ating pagkakarinig kanina, ito pong si Angie Bautista ay Deputy Warden ni Gerald Bantag bago po ito ma-appoint diyan po sa Bureau of Corrections. In short, nagkaroon po ito ng pagkakataon na manungkulan muli dahil po kay Gerald Bantag. At ang hindi ko lang mapakiwari ngayon, bakit sa dinami-dami po ng mga tinanggal, ng mga daladala dyan ni Gerald Bantag, na natili itong si Angie Bautista dyan po sa Bureau of Corrections bilang Deputy Director for Operations. Kasi ang sinasabi po ng ilang kongresista dito, meron din pong bahid ng hindi maganda ang nakaraan po nitong si Angie Bautista. Kaya kung susuriin, parang sinasabi ni Congressman Dan Fernandez, eh dapat kung kukuha ka ng iyong mga mapagkakatiwalaang tao, sana yung wala ng bahid ng anumang katiwalian sa nakalipas na mga panahon. In fact, napagalitan pa nga ito nitong si Congressman Akop bago magtapos po yung hearing kanina. Kasi kung papansinin nyo po, magsalita itong Angie Bautista, ekala mo laging galit at parang walang pakundangan, hindi maayos yung kanyang decorum sa harapan po ng mga kongresista. Nung tinanong siya nitong si Congressman Akop, sumagot siya at pinatay ang mic sabay umatras na parang nakangiwi yung mukha. Kaya pinuna po siya ni Congressman Akop na wag mo akong pakitaan ng hindi maganda. O, ang sinabi nitong Angie Bautista, bagamat humingi naman siya ng apology, eh ganun daw po talaga ang kanyang pananalita. Pero sinabi nga po nitong si Congressman Akop na hindi yung pananalita mo ang tinutukoy ko, kung hindi yung iyong actuations. At sinabi din ni Congressman Akop na kung gagawin mo pa yan, eh maaari daw siyang i-cite in contempt ng Kongreso. At kayang-kaya pong gawin yon ng Kongreso sapagkat ang mga resource person, ayon kay Congressman Akop, sila po ay obligated na magsalita kapag sila po ay naimbitahan diyan po sa hearing in aid of legislation. Maliban na lamang in some circumstances na kapag ka ang resource person meron ng kinakaharap na kaso sa korte, ay ine-invoke naman po nila yung kanilang karapatan na manahimik. But in this case, alam naman natin na siya po ay Bureau of Correction personnel, siya po ay obligadong sagutin ang mga katanungan ng mga kongresista na merong dapat na kortesiya o respeto para sa ating mga kongresista. O, kaya napansin po siya ni Congressman Akop. Ganun pa man, tuloy lamang po muna natin ang sinasabi dito nitong si Angie Bautista. Luluto. Sino nakasakay sa truck? Yung buong pamilya po niya. Yung kamag-anak doon sa garbage truck. Sa last well-known address po. Garbage truck. Hindi po sir, may tracking po sila. Truck po. Papuntang Bicol. Yun po yung information. Pero aminado rin ng NBP na hindi pa na-check ang lahat ng septic tank sa Bilibid dahil kinakailangan pang maglipat ng libo-libong PDL para magawa ito. Yan.
Kasi pinupuna din ng mga kongresista kanina, bakit hindi nyo pa natatapos samantala ilang araw na ang lumilipas? Para sa mga kongresista, hindi katwiran ang kalakihan ng Bureau of Corrections. Ano? Hindi katwiran na malaki yung na kanilang nasasakupan. Ngunit para po sa Bureau of Corrections, marami pong mga circumstances na kinukonsider. Bukod po dun sa laki ng mga nasasakupan nila, eh nandyan po ang napakaraming preso o persons deprived of liberty na bago mo magawa ang tinatawag nilang paneling o yung pag-check na rin sa septic tank, ay kinakailangan mong i-relocate ang at least 2,000 mga persons deprived of liberty mula doon sa kinilang kinaroroonan patungo sa ibang lugar na hindi po kagad nila magagawa dahil kailangan pa po nilang i-schedule ito dahil yung paglilipatan ay meron din pong mga activity na pinagagawa doon. Ano? Kaya sa punto na yon, mauunawaan natin kung talagang malawak ang ating pangunawa na madaling magsalita, madaling sabihin na bigyan ng solusyon ang problema, pero sa realidad, maraming mga factors na nagpe-prevent sa mga personnel po na ito ng ating Bureau of Corrections para hindi kagad nila magawa ng mabilisan yung nilalayon po partikular ng ating mga kongresista. Dito, napakalaki talaga ng problema, no? Isa sa mga malaking problema na nakikita po dito ng kasalukuyang pamunuan ng Bureau of Corrections ay ang overpopulated na mga persons deprived of liberty particular diyan po sa New Bilibid Prison. Ang sinasabi po sa napanood nating hearing kanina sa Kongreso, eh meron pong total na 36,000 na persons deprived of liberty ang nandiyan po sa Bureau of Corrections at meron pong 19,000 na matatagpuan po diyan po sa maximum security ng New Bilibid Prison. Napakalaking bilang po ng mga persons deprived of liberty, kaya ang nakikitang solusyon ay i-regionalize itong mga persons deprived of liberty particular, yung mga nasa maximum security prison. Na kapag ka ikaw ay taga ganitong region, dapat doon ka na lamang ikulong sa particular na region na yon. Pati naman, nang sa ganun, pati yung mga pamilya o kamag-anak mo na nagmamahal sa'yo ay hindi na rin mapalayo sa'yo kapag ka ikaw ay nakulong. Kasi bahagi din daw po ng karapatan ng mga persons deprived of liberty, syempre, ang madalaw ng kanilang mga kamag-anak. Pinunanga rin po sa Kongreso kanina ang sobrang dami ng mga pribilehiyo na ini-enjoy po ng mga persons deprived of liberty. In particular, si Congressman Erwin Tulpo ang pumuna po dito. Pero ang naging sagot po ng Bureau of Corrections sa pangunguna ng nagsalita patungkol doon na si Angie Bautista ay karapatan daw po iyan ng mga persons deprived of liberty na sinusunod po ng ating gobyerno. Karapatan sa komunikasyon, karapatan sa kanilang pagkatao at iba pang mga pribilehiyo na ibibigay nga po dito po sa mga persons deprived of liberty. Pero ang pinupunto kasi ni Congressman Erwin Tulpo, hindi dapat ganun karami yung mga pribilehiyo na ini-enjoy nitong mga persons deprived of liberty. Ang problema kasi dyan mga tol, kahit punahin ni Congressman Erwin Tulpo, kung meron naman pong batas na nagsasabi na dapat ito po yung kanilang mga karapatan bilang persons deprived of liberty, wala pong magagawa ang ating mga Bureau of Corrections personnel kung hindi ipatupad po ito dyan po sa correction facilities. Ngayon, para mabago yon, syempre, ang mga kongresista, dapat bumuo ng batas na magdidictate sa ating ehekutibo, particular sa Bureau of Corrections, na limitahan ang mga pribilehiyong ito na ini-enjoy po ng Bureau ay ng mga persons deprived of liberty diyan po sa Bureau of Corrections. Napakaraming mga napag-usapan kanina, pero tapusin muna natin itong balita bago po tayo dumako, particular kay Gregorio Katapang. Nasita rin si Katapang kung bakit na-delay ng 2 araw ang pagre-report niya kay Rimulya.
pagpamayan ninyo. Kasi po, the secretary just underwent bypass po. Kaya hindi po namin munang, kung pwede po sa level ko lang muna. Anyway, wala rin naman pong masama kung na-delay ko po. Napalaki din sa pagdidig ang ilang problema gaya ng sobrang dami raw ng nakakulong sa bilibid kaya masyado ng siksikan. Masyado rin daw mababa ang budget para sa pagkain ng mga PDL at maging nyo katiwalian umano ng mga bantay sa naturang pasilidad. Ayon sa Bucor, ilan sa solusyon ang pagbuwag sa pangkat system sa loob ng bilibid, paglilipat sa mga PDL sa ibang penal farm. Yan, yung pagbuwag sa mga pangkat, ito po yung mga nadidinig po natin na grupo. Sige-sige, Sputnik, Komando, bahala na, Batang City Jail, at kung ano-ano pang mga grupo dyan po sa loob ng Bureau of Corrections. Ang rekomendasyon po dyan ni DG Katapang, buwagin na po ang mga pangkat na yan at ilipat ang mga ito sa iba't ibang region, regional prison ng ating Bureau of Corrections. At wag na po silang pahintulutan na magkaroon pa ng mga pangkat-pangkat dyan po sa loob ng Bureau of Corrections. May katwiran ang suggestion na yon kasi sa totoo lamang, kung minsan, umaasa na lamang ang mga personnel po ng Bureau of Corrections doon po sa pamunuan ng mga pangkat na ito para po madisiplina itong mga persons deprived of liberty, which is hindi tama. Ang nangyayari kasi, merong boss na sinusunod ang mga persons deprived of liberty sa loob ng kulungan, kaya naman, yung direktang komunikasyon mula po sa Bureau of Correction personnel, kadalasan hindi na po nangyayari dahil nakikipag-ugnayan na lamang itong mga personnel sa mga pinuno ng pangkat. O kaya ang intention, ilipat ang mga personnel, ang mga persons deprived of liberty na ito sa iba't ibang region, pag-iwahiwalayin sila at wag na pong pahihintulutan pa na bumuo ng pangkat at direkta na na ang mga personnel po ng Bureau of Corrections ang mag-instill po ng discipline sa kanila. Isa rin po sa napansin sa congressional hearing kanina, ang problema po ng disiplina particular sa mga Bureau of Correction personnel. Ayon kay DG Katapang, itong mga Bureau of Correction personnel, hindi naman po kasi ito mga uniformadong hanay ng gobyerno before. Nagkaroon po ng batas noong 2013 at na-implement po ito noong 2019, making them a uniform personnel. The problem daw, ayon kay DG Katapang, is that kung civilian ka nga naman, pasensya na kayo, mga civilian kasi tayo na ngayon, ako dati po akong uniform personnel, hindi talaga sapat ang disiplina para po sa isang authority like uniform personnel at ang epekto po noon, kawalan ng disiplina nga sa mga personnel sa Bureau of Corrections. Hindi daw po kasi ang katulad ng uniform personnel na kapag ka inutos ng kanyang commander, susunod itong personnel kasi naka-instill yung discipline na always obey the command of the commander as long as it is legal, as long as the order is legal. Ano? Kaya sinasabi ni Katapang, dapat magkaroon ng tamang disiplina itong mga personnel ng Bureau of Corrections. Ngunit syempre, nandyan na yan, kaya ang plano nila is mag-hire ng thousands of personnel, mga bagong uniform personnel dyan sa Bureau of Corrections at i-instill ang disiplina ng isang uniform personnel. O, kaya hindi lamang talaga nasa mga preso ang problema na sa persons deprived of liberty, hindi lang din nasa mga personnel ng Bureau of Corrections ang problema, kung hindi doon din po sa kultura. Ano? Yung kultura na matagal nang namamayani dyan po sa loob ng Bureau of Corrections, like corruptions. May mga pagpuna na binanggit kanina na ang halaga ng cellphone, libo-libo, kapag ka talk and text lang daw, nakakahalaga na po ito ng 10,000. Kapag ka mga smartphones, nakakahalaga na ng 50,000 to 100,000 pesos.
ang mga beer, nagkakahalaga ng 1,000 piso, ang mga brandy, ang mga mamahaling brandy, nagkakahalaga ng 10,000, 25,000 pesos, ang mga perang ipinapadala ng mga kamag-anakan ng persons of deprived of liberty, dumadaan sa mga bantay at binabawasan pa ito ng porsyento bago makarating dito sa mga persons deprived of liberty. Nandyan din ang problema sa pagkain. May mga pondo na ibinibigay pero hindi sapat. At ang pinakamasakit, ang pondo na binibigay sa mga persons of deprived of liberty, kinukurap pa ng mga nagpapatupad ng pagpapakain dito po sa mga persons deprived of liberty. Sobrang dami ng problema ang kinakaharap ng Bureau of Corrections. Pero, epektibo ba ang ginagawa ni Katapang sa kasalukuyan? We could not say na epektibo po ito. But, hindi rin natin sinasabi na si Katapang ay mahina. Ako, I don't agree with the observations, lalong-lalo na ng mga bantag fanatics na mahina itong si Katapang. Hindi magiging general si Katapang kung mahina po siya. Hindi siya magiging kadete sa Philippine Military Academy at makakagraduate bilang mista. Hindi siya magiging mista ng mga classmate niya kung mahina po siya. Kasi mag-quit ka. Ano? Sa hirap ng training sa academy, mag-quit ka kung hindi ka malakas, kung hindi ka matalino. Kaya sa question ng sinasabi ng mahina ba si Katapang, malayo yun eh. Leadership, sasabihin nila, wala daw sense of leadership itong si Katapang. Eh naging Armed Forces of the Philippines Chief of Staff nga. Paano mo masasabi na walang leadership ang tao na ito? Tinanong siya kanina ni Congressman Acop, sabi sa kanya, hindi kita kinaiinggitan, pero kung ako ang nasa posisyon mo, hindi ko tatanggapin ang trabaho na yan. E tinanong siya, bakit mo ba tinanggap? Kasi ang sabi ni Katapang, tinawagan siya ng kanyang kaibigan, ito si Secretary Boying Remulla, na kung maaari, tulungan siya sa Department of Justice. At sinabi sa kanya na pwede ka ba sa mga ganitong ahensya? Sabi niya, hindi naman ako abogado, kaya hindi siya pwede sa NBI at hindi rin siya pwede sa ibang ahensya na nakapailalim sa Department of Justice. Kaya ang inalok po sa kanya, o pwede ka bang maging deputy ni Gerald Bantag, undersecretary? Umayon itong si Gregorio Katapang. But before pa na mangyari yon, pumutok ang balita na pinatay itong si Percy Lapid. At after thorough investigations, naladlad ang pangalan nitong si Gerald Bantag na siyang nagpapatay di umano kay Percy Lapid pati doon sa persons deprived of liberty na si June Villamor. Kaya nagbago ngayon ang eksena. Natanggal si Gerald Bantag at pumalit sa kanya itong si Gregorio Katapang. Sa huli, ang sinasabi nitong si Gregorio Katapang, tinanggap niya ang trabaho, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at under oath, pangako niya sa harapan ng mga kongresista, tatapusin niya ang problema diyan po sa Bureau of Corrections. Tingnan natin ngayon kung matatapos nitong si Gregorio Katapang Jr. ang problema diyan sa Bureau of Corrections. Hindi ako panatiko ni Gregorio Katapang. Kaya ko lamang kinakampiyan si Gregorio Katapang dahil siya po ay pinagkakatiwalaan na din ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At wala akong dahilan ng magalit sa kanya dahil nakikita ko na ang kanyang mga ginagawa dyan po sa loob ng Bureau of Corrections ay para po ireforma ang matagal ng problema na kinakaharap po ng Bureau of Corrections. Partikular sa mga persons deprived of liberty and unfortunately pati sa mga personnel ng Bureau of Corrections. Kaya huwag niyo akong kainisan. Kung ayaw niyo ako, huwag kayong manonood sa akin. Dahil sinasabi ng mga galit dito kay Gregorio Katapang, panatiko daw ako ni Gregorio Katapang. Bahala kayo sa buhay ninyo kung gano'n ang paniniwala ninyo. Kung sinasabi niyo na bayaran ako ni Gregorio Katapang,
o ni Boyeng Remulla, bahala rin kayo sa buhay ninyo. Ang ire-reply ko na lamang sa inyo ay tatlong ha. Ibig sabihin, tatawanan ko na lamang kayo. Kasi lahat ng sinasabi ninyo, walang katotohanan at wala akong pakialam sa inyong mga komento. Huwag kayong pumunta sa page ko kung ayaw ninyo dahil nasasaktan kayo dahil si Gerald Bantag natutuligsa dito sa page na ito samantala si Gregorio Katapang ay sinusuportahan ko. Tama lamang para sa aking pananaw na suportahan ang kasalukuyang gobyerno. At bahagi ng gobyernong ito, itong si Gregorio Katapang sa kasalukuyan. Nakakalungkot naman na sasabihin natin na tayo ay PBBM supporter. Tapos, ang bahagi ng gobyernong Marcos, katulad ni Gregorio Katapang Jr. bilang Director General ng Bureau of Corrections, ay hindi natin susuportahan. Ano tayo? Selective? Pag sinuportahan mo ang Marcos administration, suportahan mo lahat ng pinagkakatiwalaan ito. Maliban na lamang kung yung isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos ay gumagawa ng hindi tama. Huwag tayong susuporta sa ganon. Pero si Gregorio Katapang, wala akong nakikitang ginagawa nito na hindi tama. So far, bagamat hindi niya pa nariresolba ang problema diyan sa Bureau of Corrections, ang ginagawa ni Gregorio Katapang ay tama lamang at dapat matuldukan na ang mga problema diyan sa Bureau of Corrections, partikular ang mga korupsyon, ang mga pagmamalabis, pati ang mga maling kaparaanan ng mga persons deprived of liberty diyan po sa Bureau of Corrections. Kayo mga tol, bago tayo magtapos, anong masasabi ninyo dito po sa ating pinag-uusapan? Ang akin lamang, patuloy kong sinusuportahan si PBBM, kaya naman patuloy kong susuportahan itong si Gregorio Katapang. Kapag ito ay tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na rin akong pakialam dito kay Gregorio Katapang Jr. Maraming salamat sa inyo. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood, pati sa mga bashers. Ha, 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 kayo sa akin ngayon. O, shoutout tayo, ano? Sisikapin ko na wag nang pumatol sa mga bashers. Makailang beses ko na pong sinabi yan, pero lagi ko sanang ipapaalala na lang sa aking sarili na kung maaari, wag na akong pumatol sa mga bashers. Bahala kayo kung anong gusto ninyong sabihin sa akin, pero i-hide ko kayo sa page ko kapag may pagkakataon.